Hi guys, welcome back to my channel. This tutorial is related to how to add cards or annotation sa YouTube videos nyo guys. Nakikita nyo nasa taas, yan pong ituturo ko sa inyo. But before that, please don't forget to subscribe if you are brand new to my channel and hit the notification bell so you will get updated on my upcoming videos. Here we go. Of course guys, kailangan nyo mag-login sa YouTube channel nyo. Pag nakalagin na kayo, punta lang kayo dito sa YouTube Studio. And then, in YouTube Studio, punta lang kayo sa videos mo. Here, videos. And then, piling ka lang kung anong gusto mong video, lagyan ng annotation cards. Sa, ano, for example ito. Itong nakikita mong ballpen na to, parang ganon. Pindutin mo lang yan. Okay. Now, sa right side, punti ka lang sa right side, may makikita kang in-screen. Itong in-screen, guys, naturo ko na po sa inyo. Tingnan mo lang po yung previous video ko para malaman nyo kung paano rin gawin. So, yung tutorial na is related sa cards. So, ito po yung pupuntahan natin, guys. Yan. So, dito sa annotation cards, guys, pwede ka makapaglagay ng maximum 5. So, ito yung mga option mo. Either mag-promote ka ng video mo or playlist mo. Mag-promote ka ng channel ng iba. For example, kung meron ka ibang channel or gusto mo rin promote niya yung channel ng kaibigan mo, yan, pwede mo rin ito gawin. At saka itong para yung poll questions, pwede ka maglagay ng mga question dito para ma-encourage mo yung mga viewers mo or yung mga subscriber mo mag-participate sa poll questions mo. Ito naman, link to our website, ibig sabihin, nakikita, I'm not enabled. Ibig sabihin, hindi pa siya ano ng YouTube partner program. So, hindi natin ito magagawa. So, sa tutorial na to guys, ang magagawa lang po natin na kasi wala naman ako pro-promote na ibang channel, itong dalawa natin. Video playlist, poll questions. Ito guys, kung gusto mo, madali lang po yan. Punta ka lang dito. Ilagay mo lang yung URL na ipro-promote mo kung mayroon kami ibang channel or yung channel ng kaibigan mo. Or kung sino man ang gusto mong i-promote guys. Ilagay mo lang dito, maglagay ka lang ng custom na message na kung ano mong gusto mong gawin. Ito rin, depende sa iyo guys. Pero ngayon guys, ang gagawin natin yung dalawa lang. Yung video at saka maglagay ng poll questions. Pero ang gaya ng sabi ko guys, pwede ka makapaglagay maximum 5. Pwede pa ulit-ulit po yan. Okay? Pero hindi pare-parehas na video guys. Dapat iba-iba. Para makapaglagay ka ng hanggang maximum 5, okay? Now, for example, maglagay tayo ng, lagay ko dito sa 5s, okay, dito sa pinakamas, mabilis, yan, for example, yan, promote ko yung video, dito lang, pindutin mo lang create, and then pili ka lang kung anong gusto mo, for example, itong piliin ko, pwede ka rin mag-customize, guys, yan, pindutin mo lang yan, special thanks, for example, to check out my latest video, yan, pwede ka mag-customize kung anong mong gustong ipakita pag lumabas yung tawag doon yung annotation card na yan. So ako guys, hindi ko na ginagawa yan. Ginagawa ko, pinipindot ko lang, hinahanap ko lang yung video, ilagay ko lang to, for example, ito, yan, and then create card. Ayan. Yan guys, lalabas yung video ko pagdating ng 6 seconds, how to start keto. Okay? Now naman, maglagay ulit tayo ng isa pa. Yan, para mas mabilis. Yan. Ito naman na poll questions, create ako. For example, yan, is the keto diet healthy? Ito ko lang, yes. And then no. So, ito pagpipiliin din yung mga choices na pwedeng pagpilian ng viewers ko. So, depende sa iyo guys kung anong questions ang gusto mo ilagay. So, depende sa iyo guys. Okay? Pwede ka rin magdagdag. Yan. 3, 4. Depende sa iyo guys kung ilan ang gusto mong ilagay na mapagpipilian ng viewers at saka or subscriber mo guys. Yan. So, depende sa iyo guys kung ilan ang gusto mong ilagay. So, create lang. Okay? Kaya nang sabi ko yan, card use 2 out of 5. So, pwede ka maglagay hanggang maximum 5, pwede ka ulit maglagay ng
ibang video. For example, dagdag lang ako ulit. Yan. 5, create ulit ako. Yan. Okay. Lalabas po yan sa mga oras na to, sa mga timing na to. Doon po lalabas yung annotation card. Okay. Automatic siya, nagsisave din siya, guys. So, punta na ako dito sa umpisa. Play natin. Yan. Tingnan mo sa taas dito. Doon siya po yung lalabas. Wow. Yan po yan. Yan. Auto start a keto diet. Yan. Yan po nilagay natin. Okay. 5 seconds. Yan naman yung pangalawa. Yan. Ito. Pwede mo nilagay dito para makita ka sumagot ka yes or no yung nilagay natin. Okay. Tapos yung isa naman. Yan. Yan po yun. Ganyan lang po kasimple. Dali lang po. So, ang purpose nito guys, for example, lalo na kung naghahabol ka pa ng watch time mo or 1,000 subscriber or 4,000 hours na watch time, makakatulong to sa pag-grow ng channel mo at saka para magtawag doon na yung ibang viewers mo may tendency manood ng ibang video mo or something ganun. At saka nakakatulong din po yan for, kung yung viewers mo o yung mga subscriber may interaction sa mga video mo. Or sa mga nagpa-participate sila sa mga questions na nilalagay mo. So, depende sa iyo yun, guys. Pero, ang ibig sabihin nito, guys, itong ginagawa natin, maglagay ng cards or annotation cards, ay makakatulong sa pag-grow ng channel mo. That's all. Thank you, guys, for watching. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo. Please give thumbs up if you like this video and leave your comment down below. And tsaka huwag kalimutan mag-subscribe if you are new to my channel and hit the notification bell so you will get updated on my next video. Thank you once again. Jemaithespider at your service. Bye-bye!